Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po yung reading natin para sa mga Capricorn. This is for February 2021 love reading. Paalala lang, hindi ito para sa lata. So kunin mo lang yung mga messages na nagre-resonate para sa'yo. Also, if you're a cross-watcher, pwedeng maging ikaw ito at hindi si Capricorn. Pwede magkapalit-palit ang roles, depende sa nangyari sa'yo. So bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. Meron din po tayong other 2 channels. Feel free to check it out. Virgo Philippines, if you're dealing with a Virgo. At saka kung gusto mo naman ng comedy, funny style kind of reading, Tagalog, Taglish reading, check mo naman yung Madam PTV. So yung details ay nandun sa description box. So tignan nyo na lang po. Ma-appreciate ko po lahat ng like, comment, share, and also yung subscription nyo, guys. So start na natin ang reading mo. Kunin muna natin yung main energy mo at ng person mo. For your person, we have here 8 of Pentacles. By the way, hindi ako nagre-read ng reversals. I-read ko lang siya na reversal kung makukuha natin yung energy na kailangan siyang i-read ng reversal. And yung main energy mo naman is the 8 of Swords. You might be dealing with the Taurus, Virgo, Capricorn energy, Gemini, Libra, Aquarius energy. Okay. For what I can see here with the 8 of Swords, I feel like tinatry mong hindi isipin itong person na ito. Your person. Okay? Maaring you're trying to focus na lang dito sa mga dreams mo, sa mga may mga times na yung pain mo, it feels like sinasarado mo yung sarili mo para sa pag-iisip dito sa taong to. And on the other hand, yung person mo is the same. Might be your person is trying to be busy, nagpo-focus sa work, sa whatever it is na pinagkakabalahan niya. Might be learning something new. So yung person mo is concentrated on. And ikaw naman is focused din or nagtatry kang mag-focus sa sarili mo, it feels like yung energy nyo is hindi nagpapansinan dito sa ngayon. Okay? So, yan. Let's get more cards for you. What's with the 8 of Pentacles? We have your 2 of Wands. And kukuha naman ako ng para sa 8 of Swords. Clarify the 8 of Swords. We have here 9 of Cups. You might be dealing with an Aries, Leo, Sag, Cancer, Scorpio, Pisces energy. I feel like you're not being real. Hindi ka nagiging totoo. I mean, you're not being honest dito sa side mo. I feel like meron kang mga maaaring gustong i-let go. Kaya may mga bagay na parang sinasabi ka or pinapakita ka. Pero sa alam mo sa sarili mo na hindi naman yun ang totoo. With regards to your person, maaaring meron kasi siyang mga energy dito na maaaring meron siyang choice na kailangan gawin or decision. Like, maaaring it has something to do with the might be current relationship. So, might be kung palalalimin ba yung relationship dun sa current relationship or dun na lang sa bago. Pwedeng ganun yung decision niya. All about that. So, might be dalawang tao ang kakonect ng person mo. Okay? What's with the 2 of Wands? Yeah, we have here 5 of Pentacles. For what I can see here, sorry na pag gumagalaw yung camera, aking ina-adjust ang focus. So, for what I can see here with the 5 of Pentacles, I feel like nagkakaroon ng paghirap dito sa side ng person mo. Actually, nahihirapan siya eh. Nahihirapan siya. Ayaw niya nung gantong klaseng emotion na kailangan mamili. Ganyan might be kasi marami na ring pagbabago. It feels like kailangan meron siyang i-let go or may kailangan siyang tapusin or kailangan alisan. So, maaaring you're dealing with someone na medyo malalim na yung commitment niya with the other person involved. So, there's a lot of changes actually pagdating sa person mo. What's with the 9 of Cups? And we have the Star. Aquarius energy. You're keeping yourself busy. I mean, tinatry mong maging busy sa sarili mo.
Okay? Pero alam mo naman kasi talaga kung ano yung gusto mo. Kaya lang, hindi mo fino-focus ito. Pero I feel like you're well-guided. Ginaguide ka ng spirit guides mo, ng angel guides mo. Kung ano yung mga dapat mong gawing desisyon. Kaya lang, maaaring hindi ka nagpo-focus sa mga guidance nila. Kasi maaaring, I feel like you're waiting. May for some of you, you're waiting. I don't know, might be waiting for money. Pero ang dami eh. Ang dami mong, kumbaga, ang dami mong sinasaalang-saalang sa ngayon, sinasaalang-alang sa ngayon, kaya maaaring hindi ka rin nagfo-focus sa connection mo with your person, kasi mas nagfo-focus ka sa mga bagay na kailangan mong pag-focusan ngayon. And lalo na, for what I can see here with the Five of Pentacles, maaaring walang pagbabago pagdating sa person mo. Kung may kailangan man siyang alisan, hindi niya ginagawa yun sa ngayon. And because of that, you are really having this energy na parang gusto mo, ayaw mo ng sakit. Kaya para hindi ka masaktan, hindi mo na lang iisipin. So may pag-iwas sa'yo dito. So with the Five of Pentacles. See, we have your Ten of Wands. Aries, Leo, Sag energy. And lumabas din po si Temperance. Alam mo, for what I can see here, let me just get the cards for you. Gustong-gustong i-end ng person mo yung situation. Okay? Naghihintay siya and maaaring alam niya na naghihintay ka. Okay? Naghihintay siya for this to end. Well, alam mo naman, mahirap ng hintay ng hintay ng hintay lang. Kailangan gumawa ng action. Kaya lang sa ngayon, for what I can feel here, maaaring yung action niya is to end things na hihintay na lang na kusa itong matapos. Maaring hindi niya tinatapos ng kusa ito. And maaring alam niyang naghihintay ka dito. Alam niya yon, nakukuha niya yung energy mo na naghihintay ka. And maaring this is really sad. Yung energy niya sobrang lungkot, sobrang nanghihina. Kasi gusto niya mag-leave sa situation, kaya lang wala siyang magawa. So parang ang action niya is just maghintay na lang ng magkaroon ng pag-aaway, matinding pag-aaway until mag-lead ito sa pagtatapos. Kasi I feel like hindi niya kayang alisin. Pero you know what, you might be dealing with someone who is self-employed or working home, ganyan. Marami kasi siyang responsibilities and kailangan niya talagang bawasan yun eh. And ngayon, maaaring kaya hindi siya makaalis sa situation is because of these responsibilities. Sa mga responsibilidad niya sa buhay. Okay? What's with the star? I'm sorry. We have here Three of Swords. One more card, please. The Sun. You want happiness. Of course, sino ba namang hindi makakagusto ng happiness? Kaya lang, let me clarify the Sun. We have here Three of Wands at the bottom of the deck. So, high possibility ng third-party relationship. What's with the Sun? One more card, please. One more card. Okay. For what I can see here, for some of you, hindi ka na naghihintay. Hinahayaan mo na lang rin. Kasi you're trying to be happy. Kahit nalalagay ka sa third party relationship, maaring ikaw na ito na nag-i-end or tinatapos mo yung pain na nararamdaman mo. Kaya nga binibisi mo yung sarili mo eh. Maaring hindi ka na nga naghihintay dito sa person na ito. For some of you might still be waiting, pero some of you hindi na naghihintay and concentrated na dito sa happiness na ito. There's a lot of love with the Ace of Cups, kaya lang mas ine-embrace mo yung pagiging, if you're single, maaring ini-embrace mo yung pagiging single, or kung hindi ka man single, maaaring there's a lot of love dito na maaaring kung saan mo makukuha yung kaligayahan, yung kasayahan, yung pagmamahal na ito ay dun ka na lang. Okay? Nag-i-stay ka na lang dun. And we have your Four of Pentacles. So I see a deeper level of commitment or might be knowledge na na-acquire mo or nakukuha mo. Kasi I feel like, akala ng person mo naghihintay ka. Yun yung energy niya. Akala niya naghihintay ka. Okay? Wait lang. Kuha muna tayo ng cards for you. What do we have here for
Capricorn, please. For what I can feel kasi, maaaring sobrang sakit na yung naramdaman mo dito sa person mo and ngayon naghihilom ka na, tinatry mo nang ayusin ang sarili mo, ang buhay mo. Kumbaga kung umiyak ka man noon, eh maaaring ngayon eh kumakalma ka na lang. And so nakukuha ko na nandito ka sa energy mo ng pagkalma or you know, we have your paradise cassette soulmate. So you might be dealing with your soulmate with the soulmate right here. And maaaring iniisip mo na lang ng iniisip itong taong to. Pero it feels like may mga pag-aayos ka na ginagawa sa sarili mo. So yung focus mo is nasa sarili mo sa ngayon. I would like to clarify the paradise. Okay. Currently, yung person mo hindi makalis because maaaring hindi man sa relationship, possible there are children involved in the picture. So, pwedeng may mga bata, may children, may baby. And because of responsibilities, responsibilidad niya, hindi siya makaalis ngayon. And we have here the golden mirror. I feel like kung meron mang relationship dito sa side ng person mo, hindi na healthy, hindi na masaya, hindi na okay. And isa na lang yung nag-work dito or isa na lang yung nagbibigay ng pagmamahal dito. Kaya lang, yun nga, hindi makaalis ang person mo. Tingnan natin kung ano naman yung nasa thought or isip ng person mo. Capricorn, please. If you're a cross watcher, pwedeng ikaw ito at hindi si Capricorn. Inuulit ko lang. Ano nasa isip ng person mo? Okay, so there's this Five of Cups, Nine of Swords, Knight of Swords. Maaaring may nagtutulak sa kanya na gawin yung mga action na dapat niyang gawin. Pero mas nangingibabaw sa kanya yung emotion niya ngayon kasi eh. Okay? Yung nasa isip niya ngayon, sobrang nanghihinayang siya. Sobrang ang dami niyang pinagsisisihan with the Five of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Energy, and the Nine of Swords. I feel like sinaktan ka talaga nitong person na ito. At currently, nasasaktan siya ngayon. Okay, nasasaktan siya ngayon. Might be kasi stuck siya sa situation, maaaring kailangan niyang umalis doon, kaya lang hindi siya makaalis-alis. So, gusto niyang umalis. Yun yung nasa isip niya. Okay? Hindi niya maibigay ng buong-buo ang sarili niya doon sa person na kasama niya ngayon. Pero, I feel like may panghihinayang kasi doon. May nararamdaman ako dito na maaaring hindi niya rin kasi alam kung paano, especially kung malaki na yung pundasyon niya with the other person. Okay? So kunin natin yung emotion niya, emotion ng person mo para sa iyo. We have your Justice, Libra energy, Knight of Pentacles, one more please. For Capricorn. Yeah, dalawa yung lumabas. We have here Three of Wands and the Devil. So, yung emotion niya para sa'yo, it feels like you might be dealing with a Capricorn, Aries, Leo, Sag, Taurus, Virgo, Capricorn, and Libra energy. And, I don't know, I feel like this person is really confident. Okay. Confident siya sa nararamdaman niya eh. Pero yung emotion niya sa'yo, mas nangingibabaw yung parang, I don't know, there's this feeling na parang ginajudge ka niya. Okay. I'd like to clarify, guys. What's with the Justice, Knight of Pentacles, Three of Wands, and the Devil? Emotion ng person. Okay, so we have here the World and Six of Pentacles. Pwedeng mas may edad siya sa'yo, yung person mo. And maaaring iniisip niya sa ngayon, actually sa emotion, I feel like you're dealing with someone na medyo may tapang, this might be your ex, someone from the past, and maaaring meron kayong agreement
or contract na natapos na. May kontrata. Might be this is your ex-husband, ex-wife. And that's nakukuha ko sa kanya, for some of you, pwedeng may galit itong person mo sa'yo. For some of you naman, pwedeng meron siyang energy na parang confident siya. Like, alam niyang may gusto ka sa kanya, alam niyang mahal mo siya, pero hindi ko nakukuha dito yung energy na nagmamahal siya eh. Maaring, for some of you, kung medyo mature na itong person mo, pwedeng immature siya pagdating sa way ng pag-iisip niya. Pero, yan. So, what's the action? So, we have here Death, Scorpio energy, Queen of Wands, King of Cups. Alam mo, for some of you, itong person mo, kung hindi ex, currently person mo ito, pero parang gusto niyang umalis sa situation. Maaring kanina dito, yung energy mo nandito ka, kasama ka dito, maaring yung ikaw yung gusto niyang iwan dito and the other person dito na tinutukoy natin yung person dito, maaring ito yung other person involved or maaring yung third party involved. Okay? So, nagkapalit-palit yung rules. Yun ang nakuha ko, na maaaring nagkaroon ng pagpapalit ng rules dito. Kasi with the Scorpio energy, Death card, a Queen of Wands, so, might be an Aries, Sag energy, and with the King of Cups, Cancer energy. Nagmamahal tong person mo, kaya lang, feeling ko, kailangan niya kasi gusto niyong, kumbaga yung emotion niya is that there's love here, pero maaaring welcoming itong Queen of Wands. I feel like someone na maaaring, I don't know if it has something to do with money issues or money involvement dito. So maaaring ang kakonect niya, someone na nasa workplace, pwedeng ganon. Or if this is you, Something new happened here. Dito. So, might be yung minamahal niya ay yung bago. So, kung ikaw yung bago, ikaw yung minamahal niya. Pero kung ikaw yung kasama niya dito, sa luma, or yung dati, medyo yun ang gusto niya nang i-end. With the Death card right here. Clarify the Death card, please. Hindi ko po ito kukunin. Yeah, we have your Nine of Pentacles. So, I see pregnancy here. Possible pregnancy. King of Wands. Oh. So, kung ikaw yung lumang person, gusto kong ihimayin eh, para mas maunawaan mo. Kung ikaw yung lumang person, might be yung nagiging problema or nagiging hadlang sa inyong dalawa eh, itong soulmate na ito. Which is what I can feel here is maaaring yung new person involved. Dahil nakukuha ko na yung mga pagkukulang ng person mo, nabubuo nitong person na ito, na bago sa kanya. Kung ikaw tong bago, maaaring ikaw to na bumubuo dun sa person mo. Kaya lang may kailangan pa siyang tapusin or ayusin. Okay? So, that's it for now. Capricorn, thank you for watching. I hope nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel. Unicorn Princess Tarot, Virgo Philippines. And kung gusto mo naman na medyo masaya-sayang reading, meron po tayo sa Madam PTV. So, feel free to check it out. Check nyo lang yung description box para sa mga details nun. I love you all again and bye-bye.